super burnout talaga ako. Yo, welcome back to my channel. This is Mark again. Tagal-tagal nga naman natin bago nasundan yung mga video kasi ito nga yung next topic ko is yung burnout. So, yun yung dahilan kung bakit, alam niyo na, parang once a month ako nag-upload ng video. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na gusto kong gawin at least once a week or twice a week yung mga video ko. Actually, marami naman akong nasa isip na content, pero kasi ang nangyayari is nandun yung salitang burnout. So, totoo pala yun. Bali, hindi naman siya actually parang nade-depress ka or alam mo yung tawag doon na depression. Nung time na nagsisimula ako mag-video, kahit anong puyat yan, talagang excited ako mag-edit. Talagang inaabot ako ng as in, alam mo yung madaling araw, alas 3 ng umaga, alas 4 ng umaga para mag-edit. Pero ngayon, ang tulog ko ngayon, 11 o'clock. Kasi nga, andun yung parang mapapagod yung mata ko na rin. Ewan ko kung sa tagal ko ba nag-edit. Kasi, normally naman, ang editing kahit mga 1-minute video yung maabot ng 3 to 4 hours. Minsan 8, you know, depende sa, alam mo yun, tapos may revision ka pa. Ito yung sa trabaho ko, ha. Dumating ako sa point na parang kahit sa sarili kong video, parang hindi ako makagawa. Hindi ako maka-edit. Sabihin na natin na parang nandun yung tinatamad. Pero kasi, di ba, nung nagsisimula ka, parang sinasabi mo sa sarili mo na gustong-gusto mo to. Kalm mo yun, parang wala kang ibang inisip kundi gawin to. Naramdaman ko yung burnout. Kung mapapansin nyo itong mga YouTube video ko, na personal video ko, halos walang effort sa intro. Alam mo yun? Kasi ayoko mag-spend ng time sa intro. Kahit yung, alam mo yun, kahit sinasabi na na intro, oh, maganda, dagdag ng value o quality sa YouTube mo. Pero sa akin kasi, ginagawa ko na siya sa trabaho ko, intro pa lang. Minsan, inaabot na ako ng, alam mo yun, na tetenga yung trabaho ko, yung video ko dahil sa intro, kakaisip ng intro. Parang, yun nga, pwede ka naman mag-record ng, alam mo yun, same format, save mo lang siya tapos yun na yun. Pero kasi, ewan ko, parang sa editing, parang gusto mo, pak-pak, yung ano mo na lang. Hindi ko, ayaw ko na mag-exert ng effort pagdating sa personal video ko. Pero sa akin, importante, ito nga, nasasabi ko yung mga mensahe or yung advice or yung kahit anong gusto kong, alam mo yun, iparating yung ng content. Bali kasi, madali mag-shoot, pero mahirap mag-edit. Yun yung personal reference ko, personal experience ko. Kasi, lalo na pagka, alam mo yun, record ka lang ng record, minsan, ewan ko, dumating ako sa time na parang, yun nga, nawalan ako ng gana. Para minsan, gusto man ako kumuha ng editor, di ba? Pero hindi naman yung 200 yung bayad. Alam ko naman yung gano'ng kahirap mag-edit. Lalo na, yun, pag may mga, alam mo yung edit na ang video, ang klase ng video is parang documentary style, yung pagsasalita, ayan. Siyempre, kailangan mo intindihin yung mga sinasabi nila, kung paulit-ulit na lang ba, ibang salita, ibang sentence, pero yun din yung meaning. So, kailangan mo nang mag-decide kung alin yung kukunin mo doon. Iyon yung parang talagang mahirap sa editing, na akala ng iba na madali lang mag-edit, eh. Cut-cut lang yan, trim-trim lang yan. So, depende sa video yon. Katulad nito, ayoko na mag- exert ng effort sa editing na to. Parang gusto ko lang i-share sa inyo na lahat tayo dadating siguro sa point na mababurnout tayo sa ginagawa natin. Kahit nga basketball player, nababurnout din. Kaya ang ginagawa ko, may mga online courses ako, nanonood ako, yung motivation nandun pa rin. Bumili ako nitong matte black. Ano to, motivation ko na parang oh, mag-edit ako para ganaan ako. Alam mo yun? Pero hirap talaga kalaban ng burnout, eh. Siguro ang advice ko lang sa mga nakakaranas ng katulad ko nito ngayon, sa kahit ano man yan, hindi man sa videography o sa anumang karir na, siguro importante talaga yung magpahinga, yung mag-break. Yun ang masasabi ko na, yun nga, katulad ko, gusto ko itong ginagawa ko pero nababurnout din. Ngayon dito sa Dubai, medyo back to normal na. Hindi pa rin naman nakakalap
pa rin ako lumalabas. Kahapon lang, duman ako ng opisina. Hindi na ako mapag-video. Ang gusto kong gawin, pero alam mo yun, nandun yung takot ko na hala, mag-edit ako, tambak ako ng video, alam mo yun. Ang nakakaano rin sa akin, yung bang parang humahad lang ba, labing lalim ng Tagalog. Yung pagiging perfectionist sa bagay na, alam mo yun, OC siguro ang tawag doon, yung obsessive compulsive ba ang tawag doon, na parang gusto mo ganito yung ganito. Pag hindi yun nasunod, hindi ka nagagawa. Sa akin kasi, microphone, audio, yun yung parang may pagkausi ako na parang pag hindi maganda yung audio ko, wala akong mic, wala akong, hindi ako magbibideo, hindi ako magre-record ng katulad nito. So, ilang taon yun, halos, alam mo yun, parang sabi ko magbibideo ako mamaya, pero hindi yun matutuloy kasi tinatamad ako, wala akong mic. Speaking of mic, ayan, maliit lang siya, diba? Maliit na lang siya, tinatamad pa ako. And ang gamit ko ngayon, kapapalit ko lang ng Xiaomi Mi Note 10 front camera, ayan, Filmic Pro. Yun, siguro naman, nasabi ko na, alam ko sa previous video ko na kung bakit mobile phone pa rin yung ginagamit ko normally pang video. Hindi ako magaling magsulat eh. Marami akong kwento sa utak ko na papaliwanag ko, pero hindi ko kayang sakto, isaktong isulat, alam mo yun, explain. Kaya naghahanap ako ng writer pag may mga storyline kami nun. Bibigay ko yung idea ko, ganito yung storyline, pero siya yung magsusulat ng, alam mo yung parang libro, script. So lahat naman tayo, may weaknesses din. Ako, hindi ko naman din ina-assume or sinasabi na to the highest level na yung skills ko. Basic pa rin, pretty basic pa rin yung, actually yun yung sa palagay ko, sa sarili ko. Pero hindi ko dinadown din yung sarili ko. Hindi ako mahilig sa mga fancy transition, effects. Gumagawa ko ng highlights pero documentary style din. Kaya gumagawa ko dati, kung may mga luma akong videos dito sa YouTube, cine vlog. Kaya ako ginawa yun, hindi ako magaling magsalita sa camera. Ang gusto ko yung parang pag namasyal kami nun, ibibideo ko siya ng cinematic style. Kaya cinematic vlog, documentary style. So bata pa lang talaga kasi ako, mahilig na ako manood ng documentary, yung sa mga National Geographic. Kaya sabi ko, nasa bucket list ko yun na makagawa ko nun. Actually, may nagsusulat na ako ng mga materials na mga gagawin ko. Ang hinahanap ko nga lang yung magna-narrate at scriptwriter kasi yun yung weaknesses ko talaga. Gusto kong gawin pero kailangan ko ng ibang tulong. Kailangan mamotivate ka lalo na sa panahon ngayon dahil swerte pa rin dahil yung iba talaga yung maasa sa mga events, mga videographer na maasa sa events, photographer na maasa sa events, talagang apektuhan sila ng pandemic, no? Buong mundo naman. Swerte pa rin ako, andito pa rin na may trabaho na sa gusto ko pa rin yung ginagawa ko. Pero hindi sa man nagre-reklamo ako. Pero doon talaga yung ano eh, na-burnout ka. Yun lang, kailangan ko lang magpahinga yung sarili ko. Siguro, dumadating din sa time na minsan kahit napapaniginip ako na yung, alam mo kasi pag nag-edit ka, pag editor ka, ito ah, experience ko lang to. Nag-edit ako, alam mo yun, sa isip ko pa lang in-edit ko na siya. Ako yung nag-shoot, hindi ko pa na-transfer file, iniisip ko na siya kung paano ko siya i-edit. So, ganun ako yung, kahit sa panaginipan ko na parang, ah, ganito pala yun. Yun nga, napapaniginipan ko siya. Kailangan mo pang ulit-ulitin yung in-edit mo. Kahit 3 minutes video lang yan eh, kahit 1 minute video. Kasi yung sa ilang beses mo siya, di ba pag nag-edit ka, siguro mara 100 times mo siya makikita paulit-ulit. Alam mo yun, inuulit-ulit mo siya, i-edit mo, makikita mo yung clips. Tulapak na parang nai-immune ka na. Na yung small things na mali, hindi mo na makikita. So kailangan mo i-refresh ulit yung utak mo, yung mata mo. Then panoorin mo ulit siya para mawala sa isip mo. So yun din yung tip nun. Kaya siguro ako din kasi pag nag-edit ako,
kumukonsulta ako sa mga tao na hindi wala sa ganong field, hindi siya ano sa minimum depth ng kung gaano kalalim yung videographer technically, para makuha ko yung parang viewers alam mo yun, opinion. Pero minsan yung mga kinukuha na kong mga opinion is masasakit magsalita. So, talagang, alam mo yun, sa bagay, ganun talaga. Ganun talaga. Kasi sabihin nila, bakit ganito, ganyan, ganyan, ganun. Pero isipin mo, ganun siya mag-comment, pero hindi naman siya eksperto doon. So, parang dadagdag pa sa stress mo yun. Ganun yung ginagawa ko para makritik yung video ko. Kasi kung kukuha ko ng, ano, magiging bias ako eh, diba? Parang gusto ko positive comment lang. Hindi rin ako matututo. Pero ang yun nga lang, epekto nun, parang dumadagdag sa stress ko yung comment. So burn out. Perplex ko lang tong Xiaomi. Para naging motivate ko rin tong sarili ko, sabi ko mag-invest ako. Pero binili ko to parang pang second camera sa mga projects. So sabihin nyo, hindi naman mukhang professional, no? Pero low budget cinematography yung mga content ko. Maganda naman, di ba? So yun lang guys, end ko na tong video. Parang gusto ko lang i-share sa inyo yung mga experience ko ngayong mga gantong panahon, na alam mo yun, na kahit gaano mo kagusto yung ginagawa mo, yung career mo, dumadating sa point na talagang siguro lahat naman tao na dumating sa point na nabur-burnout sila. Balik ka lang ulit sa umpisa, yung motivation mo, bakit mo inisip na gawin yun. Ginagawa ko sa sarili ko para ma-motivate ulit ako, na gustong gusto ko to nung mga nagsisimula pa lang ako, alam mo yun, mga 3 years ako, push lang. So ito, i-edit ko. Kaya kung papansin nyo talaga, wala talagang ano-ano yung mga video ko, no? Alam mo yun. Dati, yung sipag ko pa gumawa ng mga B-roll, di ba? So ngayon, more on, yun nga, i-document ko na lang siya. So hopefully, makapag-upload pa ulit ako. So yun lang guys, sana may natutunan din kayo na sa video ko na to, kahit ganito lang. Parang, it's better than perfect. So yun din yung ina-exist sa sarili kong pagiging OC ko. So yun lang guys, see you next time. Bye!